And hello guys, good morning. So today is October 17, 2023. So may current repair po tayo dito. This is SOTAC. So hindi ito yung 100% successfully rate natin. Ayan guys, so ito yung repair natin. Yan, ito ay RTX 3070 din. Pero nakita nyo guys, ito yung may blue na lights dito. Yan, SOTAC Gaming. Pero may isa nito na RTX 3070. Na not amp holo. Ito kasi amp holo to. Based sa repair kasi natin, wala tong 100% successful rate. Kasi ang issue nito, yung PWM bumibigay. So based dun sa mga nauna kong repair. Pero yung SOTAC Gaming na isa, yung maliit lang yung pan, yung paganto yan. Maliit lang siya, hindi siya ganto. RTX 3070, yun yung 100% successful rate repaired natin. So lahat halos siguro sa mga 50 perasong na repair natin nung RTX 3070 na ganong design, RTX 3070 8GB, so 100% successfully rate yung repair natin sa ganon. Itong ganitong version, yung amp holo, so hindi. So, may repair kasi ako nito, bumigay agad. So, mabilis bumibigay siya agad, then, minsan sira yung PWM. Ayan. Ito, medyo bihira lang yung ganito. Parang sira yung pan. Medyo maganit pag iniikot. Ayan, lumalagotok. I'm not sure kung sira, pero hindi siya maganda. Ayan. Ayan, so, titingnan natin to kung marirepair natin successfully. Ayan, so, may nirepair tayo doon. Walang video ito. Itong kaisa. Ayan, guys. So, yan naman ay Gigabyte RTX 3070 8GB. Yan, finish na yung stress test. So, yan naman. Yan, walang video, hindi ko nang binidyuhan. So, mayroon na kasi, marami na akong video niyan na successful yung Gigabyte na ganyan. So, maraming nagpaparepair ng ganyan na Gigabyte. Yung Tri-Pan RTX 3070 8GB DDR6. Yan, okay na siya. Successfully working na po siya. As you can see. Yan, ang issue niyan, isang MOSFET. Itong isang MOSFET na lang. Ito yung MOSFET. Shorted yung isa. Ito, isa lang. Yan. Bloated siya. Ang nangyari dito sa MOSFET na to, yung kanyang BCC na 5 volts, shorted. Yan. Pero yung ibang MOSFET, so hindi siya shorted yung 5 BCC nila. So, siya lang yung isang shorted na 5 volts BCC. Ayan. So, shorted siya. Pero pag tinester mo siya guys sa ganito, dito, saan? Tama ba yan? So, nasa inyo. Yun dito, yun sa 6-pin niya. Saka dito. Hindi siya shorted. So, pinakang BCC siya na 5 volt. So, ibig sabihin, lumiban siya ng resistor. Excuse me. So, yun. Doon siya shorted. Yung 5 volts BCC. Galing siya dyan sa tinatawag siyang DR MOS o driver MOSFET. Siya yung pinaka-driver MOSFET. Na section. Shorted. Excuse me guys, nothing na. So ito yung re-repair natin. Ang issue nito, hindi ko lang alam. Tingnan natin. Baka ito shorted, malimit mga shorted eh. So hayaan natin muna stress test ng kabila. Tapusin ko lang ito. So not shorted. Okay. Dito. So hindi naman siya shorted. Okay, hindi rin shorted. So, hindi. So, walang shorted. So, hindi ko alam ang issue na ito. So, dito, 12 volts. O, hindi rin shorted. 3.3. So, hindi rin shorted. Check natin kung ang issue. Baka crash under load siya. Minsan kasi, kahit hindi shorted, bloated naman yung kanyang BCC. Yan. So, ganun siya minsan. Kagaya nun, yung Gigabyte na yun, nag-o-on siya. Nagpa-power sequence yung ano niya, yung pan. Minsan, tapos nagdi-display, tapos minsan, hindi. Hindi siya nagdi-display. So, yun ang issue niya. Kasi yung 5 volts DR driver MOSFET niya, yun yung sira. Di driver MOSFET, yung driver lang ng MOSFET ang sira. Ibig sabihin, yung the whole MOSFET, hindi naman, yung kalahati lang niya. Kasi yung mga tinatawag na BRM, driver MOSFET,
Nandun na kasi, isang MOSFET na lang siya. Nandun na yung driver at saka yung high side at low side MOSFET. Magkasama na sa isang MOSFET. So, yun yung efficiency. Efficiency ng isang MOSFET niya. Yun yung latest version na tinatawag. Yan. Ang ibang katawagan ay BRM MOSFET. Yan. Isa ibang katawagan ay driver MOSFET. Yeah, pinagsama yung low high side at low side with driver, yeah. So connected siya sa PWM. Yeah, so ganun siya. Kagaling. So yeah. So andito, so search ko lang issue nito. Ito ay number 919 sa pila ng repair. So tingnan lang na po natin. Yeah, natin mag-stress test mag-isa yung video card doon. So wait lang, may chat guys. I-reply lang natin. 1050 Ti, where replyan natin to. Inquiries. Replyan muna natin ng... So, marami tayong customer, guys. Super, super dami. Day by day. Ang pila natin ay 20 person, 50 person, depende, day by day. Yung mga changes. So, ganyan po karami ang ating customer. So, 919. So, check natin to. Kay Sir Gabriel Angelo. Oh, tama. Okay, so... So, from... sabi niya, pero iba ito guys, hindi successful itong isa na ito, itong hulo amp. Yung isa, yung walang hulo amp. Yung gaming, ano lang, Sotak Gaming. So, show natin ang kanyang... Hindi ko na ipapakita guys yung ano ha. Kasi makikita yung pangalan ng may-ari. Yung iba kasi ayaw magpakita. Ayan. Ayan. So, ang... Yeah, ay, garbage display ang issue. Ito, guys. Okay, wait lang. So, read natin masyado. Mahaba kasi yung chat. Blackout pag heavy load. So, ang issue niya, blackout pag heavy load, 74 gamit ko pa issue, namamatay pa din. So, namamatay daw. Na gumagana po siya sa Dota, din namamatay, pero pag red devil or redemption 2, pag high load, so, yan, pag heavy load, sir, namamatay, pag Dota, hindi, yan. Nagbo-blackout daw po, so, sa issue pa lang nito, so, solve na agad, sa tingin pa lang, alam na agad yung, so, alam ko na po agad yung issue, yan, yan. Problem. Okay, wait lang guys at tinaano natin yung customer. For updating. Yan. So, yan. So, kung susumahin, kung ako tatanungin, nakita ko pa lang, ito yung ano kasi, pag kasi ako tatanungin mo lang, chat, hindi ko malalaman ang problema ng GPU mo. So, the best talaga, ipadala nyo sa akin. So, para yan. Kagaya na ito. Ipapadala mo sa akin. Ayan, tingin ko pa lang. So, ang sabi nito, heavy loads namamatay. So, tingin ko pa lang. Ang issue nito is, based sa nakikita ko dito is dust. Dust siya nabasa ng thermal pad residue, din expired ang thermal pad. So, yung nakikita ko dito. Ito na ang issue nito. Malapit na ito sa pagkasira ng MOSFET. Yung iba kasi, nag-shorted na siya eh. So, ito hindi pa nag-shorted. So, the best pa rin to. Mas mare-repair pa ito agad pag ganito. So, ito, mas madaling masosolve natin yung issue. So, itong ganito guys, RTX 3070 amp hulo ay not 100% successful rate. So, yan. Ang alam ko, may na-repair na ako nito na dalawa yata yung successful lang, the rest, hindi. Yan, kasi ano to eh. Ano naman yun? Shorted naman yun guys. Shorted naman. Mga issue ng shorted. So, ito, hindi naman shorted. So, isasama natin to sa successful repaired. Okay? So, ito guys, not shorted, sabi ng may-ari. Testingin natin. Kaya lang, baka mag-shorted, yun ang mahirap. Pero, kailangan natin subukan dahil wala naman tayo nakitang shorted. Pero, kung in case na mag-shorted, ay wala, no choice. At least, may video tayo na evidence na hindi naman natin siya binuksan at sinalpak lang natin. So, walang reason, hindi ito ang dahilan para mag-shorted yan. Talagang may problema yung unit. So, kita ko kasi, oh. Yan. Kailangan din kasi natin siyang testingin bago. Kasi, wala naman shorted. Tinester natin, walang shorted.
Yan. And then, kailangan din i-prove na sa video na to na may display talaga siya kasi sabi nung may-ari. Yan. Kasi baka wala naman talaga palang display. Ayan. So, mas maganda yung i-prove. So, try natin. Kung mag-shorted man yan, so, wala tayong kasalanan dyan. Sinaksak lang natin. So, evidence ng video na to. Hindi pa natin yung tinatry, okay? So, power on. Ayan. So, as you can see, nag-on siya. Ayan. Tingnan natin kung may display. Oh, may display. So, patayin na natin. So, may display naman eh. Power off. Ah, sira din nga yung pan, guys. Yan. Ito yung problema nito. Yan. So, issue number one. Pan. Sira yung pan. Kaya, pag-heavy loads na mamatay. Issue number two. Thermal pad. Issue number three. Dust. Yan. So, yan yung ganyang issue. Itong, ng video card po na ito. So, as you can see. Yan. Sira yung pan. Ang problema guys, limited edition lang yata yung ganito na version. Kasi bibihira makakita ng ganito. O kukunti lang ang bumibili ng ganito. Yan. So, ang init agad nung ano, nung aking power supply. Ito. Ibig sabihin, mayroon siya nagkukos ng overheat. May init siya agad. Oh. Dapat kasi hindi siya masagay overheat. Yan. So, yan. May display siya as you can see. So, ang ano, kailangan na umorder pa ng pan. Order pa tayo. Medyo matatagalan pa rin to. Bukod kasi sa mga issue. Pati pan sira po. Bibihira lang yung pan ng ganito pati. Hindi, alam ko, parang limited edition yata eh. Yun lang yung problema sa atin. Sira yung pan. Pati pansira. Kasi kita naman, ginanto ko lang siya kanina. Oh. Lumalagatak siya eh. Ayan. Wala ang ano guys eh. Alam nyo guys, atong gantong version na SOTAC, mataas ang successful rate repaired natin sa SOTAC. Yun ang unang-una. Kaya dito, wala akong makikitang donor board dito sa shop ko ng SOTAC. Kasi nga, laging successful rate yung repaired natin. Ayan. Kaya wala ako dito ng stock na donor na yung dinodonate ng mga customer. Kasi halos dito guys, dinodonate ng mga customer kapag mga sira na. Dito wala makikita sa SOTAC na ganito yung version. RTX 37, RTX 20, RTX 2060 pataas na SOTAC. Wala akong makikita. Lahat successful rate yan dito sa video card. Kaya wala makikita. Mayroon maraming donor board tayo dito na mga dinodonate ng customer is 1050 series, ganyan. Yung siyempre yung sa dami rin na nagpapa-repair depende rin sa maraming user kagaya ng Gigabyte meron na tayo marami tayong donor ng Gigabyte tsaka MSI na 3030 series kasi maraming nag-user talaga yon maraming nagpapagawa yan siyempre yung iba yun nga yan, hindi siya 100% successful rate yan hindi kagaya na ito na talagang successful lagi taas ang successful rate. Tanggalin na natin to. Ah, problema natin. Limited edition yung ganito. Hump hollow. Oh, ayan no. Ay talaga mamamatay. Are. Bukod sa sira ang pan. Ay, lay. Napakadami pala na ito. Para na tong galing sa itsura. Ano na rin eh. Tatag dito. Yung tinanggal-tanggal na ng may-ari. Tapos ibinalik-balik. Parang ganun yung ginagawa. Nagyan na natin ng thermal paste. Oh, itsura guys. Napakarumi. Eh, ano to? Danger. Delikado. Pero at least, hindi pa siya sira guys. Yan. Tapos over kapal na ng thermal pad niya. Oh. Ewan ko kung tama to. Alam ko itong ganito is 2mm lang. Yan. So, ayan na. Napakadumi ng thermal pad, oh. Oo. Hindi na pwede yan. Sisira yan. Ay, delikado. So, buti, hindi pa siya nag-shorted, guys. Pag nag-shorted ito, nako. Mapa-display natin to guys. Mag-back job ito. Ayan. Ayan, dumi-dumi, oh. Buti, hindi siya nag-shorted.
Sakit sa ulo ng ganito, guys. Na may na-repair na ako nito eh. Masakit sa ulo. Ito yung amp hulo ha. Hindi yung isa. Yung isa talaga. Talagang matutuwa kapag nag-repair ka nung RTX 3070 ng yung isang version na ito. Yun yung maraming user eh. Na gano'n. Matutuwa ka dun. Pag nakita mo shortage yun, ako, matik yun. 100% successfully rate yun dito sa akin. Kaya gustong gusto ko i-repair yun guys, yung isa. So ito, hindi. Na-experience ko natin. Sakit sa ulo. Itong isa na to. Nare-repaired mo to. Tapos magbo-back job. Shorted. Ibang pyesa na naman yung shorted. Ibig sabihin sila yung PWM. Ayan yung ano. Hindi kagaya ng isang version. So, shortihan lang dito sa isa na to. Nabuti, hindi pa siya na nag-shorted. Kasi pa nag-shorted yun, delikado na eh. Mag-ano tayo dito, malulungkot na agad tayo dito. Yan. Kaya lang, daming issue. Neto. Yan ang matindi-tindi. Hindi pa ito guys, mare-repair ngayon, matatapos. Orderan pa natin to ng pan. Bibihira lang kasi yung ganitong version. Hindi po kasi natin siya pwedeng ipilit kasi sira talaga tong pan. To. Lumalagatak siya eh, parehas. Ayan. Kasi ito, kanina, umikot, umano siya eh, lumalagatak. Pag ganun kasi, kapag, pag ibig sabihin lumalagatak or kahit sabihing umiikot pa yan, yung RPM niyan, yung speed niyan, mahina na. Para yung ano, electric pan natin, na kaya nga pa tumiikot, katagalan niya, nag-overheat yan, nasisira, hindi na gumagana. Ayan, pwedeng masira kasi niyan, pati yung MOSFET dito, masira. Yun, kasi itong pan natin, may driver din yan. May driver MOSFET din yan na nagpapaikot ng pan. Baka nga ito yung driver. Kasi minsan yung auxiliary, nakakonect siya dito. Kasi marami itong pin. Pansin nyo ilang pin yan, no? Yung ordinary kasi is, ano lang siya, 4 pin. So, ito ay 1, 2, oh, so ano siya? 12 pin siya. So, kung siguro 4 pin din siya, palagay ng 4 pin, pero may driver IC yan. Connect yan sa auxiliary. So, mahirap pag nasira. Ayan. Nagsisira din kasi yan pag yung pan ay mahirap na umikot. Okay? So, marami pala tong issue. Medyo expensive na ito guys eh, ano. Kasi nagbo-blackout siya. Di ba nagbo-blackout? Tapos, nagbo-blackout. Oh, so yun ang issue. Yung overheat. So, sana hindi pa sira yung ano. Kaya lang ano nito. Susubukan natin. Kung kaya pa. Hindi ko alam. Ay, galing na pala to sa repair. Oh. Galing pala to sa repair. May plaques. Yun lang mahirap. So, galing na ito guys sa repair. Hindi siguro nag-aigay yung nag-repair. Oh, baka hindi. Pero hindi pinalitan ng thermal pad eh. Kasi kung galing to sa repair at hindi nagpalit at hindi inayos, eh di baka marahil ano guys, may problem, hindi marunong yung nag-repair. Oh, hindi kasi siya nilinis oh. So, pakita ko sa inyo. At saka wala na yung thermal pad dito sa likod. Meron dito yung thermal pad yan eh. Kasi mas magastos yung ganito kaysa dun sa isa. Gawa ng itong ganito. Ah, pares lang pala. Hulo, amp hulo. So, ito guys, sa inspection, ipakita ko sa inyo yung dummy. Nagaling siya sa repair kasi may plaques po siya. Ito po. Ayan, pakita natin. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan o. May mga, ano pa, dummy. So, not fully clean pero ginagamit. So, ayan siya, as you can see. So, medyo delikado po yan. Buti nga hindi pa nagsushorted eh. Ayan. So, as you can see naman. Ah, ayun o.
Mayroon pang not connected dito na capacitor. Ayan. So, galing din siya sa repair. Galing po siya sa repair, as you can see, guys. Oh, super dumi na ito. Ah, ano na din pala siya? Ah, grabe pala to. Ang dami na dumi na ito. Ah, lastik. Nahirapan tayo dito. Puro flux na pala to. Na-reflow na rin siguro to. So, medyo ano to, matrabaho. Saka expensive. Ayan o. May mga kalat pang ano, solder. Delikado to eh. Pag dumikit ito dito, wala na. Putok yan. Delikado to. Ginawa nung naunang nag-repair. Ayan o. Resistor. Nakaangat pa. Ito. Bloated. Plastic. Pero may display siya, guys. Huh? Ito. Pero may display. Yan lupit. Hindi maayos yung ano. Lahat. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. 6. Ay, patay tayo yan. 7. Ay, dami na nitong ano. Ano na to? Mahirap na itong anuhin. Pero may display siya, guys. May mga missing parts siya. Pero nagdi-display po siya. Ito. Yan. Tapos ito, missing. Ay, saan ba? Okay, ito to, missing capacitor. So, marami siyang missing, guys. Tapos, ano, kailangan pa natin siyang retouch. Ayan, as you can see. Para siyang binaboy na. Binaboy na po ito. Ito. Kasi yung mga capacitor, pa-bloated na po. Oh. Yan, oh, binaboy na siya. Tapos, mapansin nyo, yung pati BIOS, nireplace na rin po yung BIOS. Ayan, kita nyo naman yung flux. So, binaboy na po ito. Ayan, oh. Paano natin siya masasabing binaboy? Kung makikita nyo kasi, ayan, oh. Nagdikit siya dito. Hindi na pwede magdikit dalawa na to. Kasi kung magkaiba yan, mag-spark yan. Tapos, yung alignment po, hindi na po siya pantay. Pansin nyo to, alignment. So, ano na to? Kung applyan po natin to ng hand, ng heat, puputok na po to. Ayan, oh. Paputok na yung mga kapasitor. Tulubo na po to isa. Ito. Papalitan na rin po. Ang problema po nito, wala tayong spare parts nito. Mga to. Oh, as in, binaboy talaga to. Paano ba to? Anong gagawin natin dito? So, buti, nung sinaksak po natin, ay nag-display pa. Ayan, oh. Meron na kalat-kalat itong ano, oh. Delikado to, eh. Solder bolt to, eh. Ito yung solder piece na ginamit. Ay, walan dyo. Ang dami pala, guys, oh. So, okay-okay to. Recorded yung ating video. So, pangitang-pangita kung ano ang sinapit nito. So, as you can see naman, so, delikado po ang mga pinagsasapit nito. Ang problema po nito, pagka ganito, so, gagawin natin evidence tong video na ito. Kasi, ito yung isang issue niya. Kung minsan, kung ito hindi mga nakalapat ng ayos, tapos inilapat natin, possible shorted or sira yung pyesa. Mga ganun yan eh. So, yan yung mga possibilities. So, kung yan ay pag-inayos at naging shorted pa rin. So, yan ang ano natin. Kaya ito guys ay, ayan no. So, delikado po ito. Hindi na natin ito pwedeng isalpak. Wag na. Kasi marami po siya mga solder paste na ginamit. Ayan o, solder bull yan eh. So, puputok yan. Or mag-short circuit or madadamage yung iba.
So hindi natin siya pwedeng i-cleaning agad, guys. Gawin ng mga may solder bowl. So ang the best nito, iaayos muna natin lahat ng piyasa. But the problem, yung mga kapasitor po, bloated siya. So parang gusto ko na itong tanggihan, pero tanungin natin ang customer muna para in case na magkaroon ng issue sa bandang huli, hindi tayo masisilip. So kasi bloated po yung mga kapasitor. Ayan, no, as you can see, bloated na po to. Ay, wala tayong spare parts. Ayan, tapos to, especially dito, ayan po, angat po siya lahat. So hindi na siya pwedeng i-apply ng over temperature. Puputok na po yan. Ayan, tapos bukod po sa puputok, nakikita nyo may mga solder paste po sa ilalim, solder board po. Buti hindi umano siya, buti nag-display po siya. Ayan, delikado na po kasi yan. Tapos ayan, bloated na tong isa na to. Halos lahat bloated to. Ayan, so kakausapin muna natin, guys, yung customer. Tapos ayun, nakapansin nyo, nagdikit-dikit din yung ano niya, solder bowl, solder plate, solder paste, dahil sa pagkagamit. So binaboy na po ito. Hindi na maganda yung lagay. Ayun, no? Hindi po, ayun, ito yung sinasabi ko. So hindi po nakalapat yung iba. Ito. Ito, hindi rin nakalapat. Pero, imagine, no, nagdi-display po siya. So kung halimbawa, kung ayun yung mga nilagay po na ito, yung mga shorted, itong mga to, at inayos natin, kasi hindi po siya lapat, kaya hindi siya nadidetect as shorted. Ayan, no? Pansin nyo to. So, ito, isa, dalawa, tatlo. So, tatlo, apat. So, yung apat po ay hindi nakalapat. Ito pa. Yan, tapos yung alignment, ito sala din, hindi rin nakalapat po. Pero imagine, oh, nagdi-display po siya. So sad. So, ito, ebidensya natin na magpapakita na may issue yung... Ito pa, oh, may solder bowl pa dito sa likod. Ito, oh. Eh, kung nagdikit po yan dito, dalawa, patay na. Eh, ano to, tawag dito. Pahamak ito, guys, itong video card na to. So, as you can see naman, gagawin nating evidence itong video na to. I-upload natin to sa YouTube. Either tumanggi yung customer o hindi, o repair niya o hindi. So, i-upload natin to sa evidence. Kasi delikado ito, guys. Pwede kasi tayong sisihin ito. Ayan, no? Kitang-kita po kasi yung evidence. Ayan, no? Yan po kasi ay may solder paste na ginamit. Short circuit po ang labas niyan. Maaring nagkakataon lang sa pagsaksak natin kanina ng customer ay may display. So, ito po ay 50-50 repair. Ayan, as you can see, o capacitor, binaboy po ito. Hindi po marunong yung nag-repair na technician. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. So, either sira. Either pag inayos po natin yan, yan, totally ano po to, expected, expensive, ano to, inspection, as you can see naman, talaga napakalinaw na pinapakita na hindi marunong yun. Kasi may mga solder, ano po, ito po ay 50, ayan, no? So, kitang-kita mo, connected siya, oh. Tapos, oh, ito, mayroon po ditong pyesa, wala na po siya, wala na, oh. Dito, may natirang isa. Meron pa po yan dito. Tsaka dito. So, ito po ay kailangan ng tuner board. Kasi mahirap na to. Kasi, ano dito? Gusto tatanggihan ko to, boss. Titanggihan natin to mga bossing. Depende sa pag-uusapan namin ng customer. Kasi ayaw kong mapahamak dito kasi experience ko na yan, eh. Yung mga ganyan. So, gagamitin natin evidence tong ano na to. Kagaya kasi nito, ayan, inaano natin. Matagtag lang kasi yan. Kagaya nagtornilyo tayo. Pagbalik natin, pwedeng umusok, mag-shorted. Pwede po yan. Kasi kahit sinong technician po yung tanungin mo dyan, hindi po yan maganda. Yung pagkakadali po nito. Yan, oh. Oh. At saka kung i-repair po natin, continuation repair natin, hindi na po maganda.
Either mag-work po itong video card, di okay. Kung hindi po, patay tayo. So, pinaliguan na po ito ng solder paste. Ayan. So, mahirap na po ito. Patapon ng buhay nito. Ito siya guys, ang ginamit. Ang ginamit guys nung nag-repair na binaboy, ito po, solder paste. Ayan. So, hindi po siya marunong. Binaboy na po itong video card na to. Bukod sa repair is it's so expensive. So maraming ano binaboy siya guys. So pag-uusapan muna namin ng client guys kung ayan, so ito, aanan muna natin. Ito po ay binaboy itong video card na to. Mag-usap muna kami ng may-ari para wala maging issue sa bandang huli. Hindi ko na kasi itututuloy kung di siya mag-agree sa terms and condition natin na yun yung ma-issue na mangyari hanggang sa huli. Wala itong display. So binaboy kasi ito eh. Pinaliguan po ng thermal solder paste. Nagtatanggal yung pyesa, mali-mali yung lagay. So, all evidence is recorded. So, kaya gagamitin natin itong ebidensya. Mayroon kasi mga tao na mahirap makausap. Yan, nakakarating pa ng abogado, nagdidemanda. So, sa biomicroscope inspection, napakita ko na lahat guys ng ebidensya na kahit sinong technician, ang tanungin mo dito, delikado to. Nagkataon lang na pagsaksak natin nagdi-display. Pero, may issue. May big issue. Doon sa mga apat na pyesa na hindi naka-connected, ay issue na yon. So, yun guys. So, iano pa natin guys. I-end muna natin yung video. So, kausapin natin muna yung may-ari. So, this is a 50-50 chance. It's medyo nakakalungkot. Wala kasi ako nito mga pyesa na kapasitor guys. Yan. Mahal din bumili nito. Wala tayo doon. Bloated na siya. Bukod doon, marami issue. So, tindi ng issue nito. Baka ito pagbalik ko, wala nang display. Tapos wala na rin siyang ano guys. So, buti recorded natin itong video na ito magpapatunay. Kung ano yung nakita natin issue na itong klase natin. Ayan. So, tagilid. Wala. Sa albahe naman ang gumawa nito. May mga missing parts. Ito kasi may mga missing. Ang ano kasi nito? No schematic, no board view. Dapat may donor. Wala. Delikado na lang. Ganyan, nahawak-hawakan ako ng ganyan. May this, ano siya eh. Solder paste. Kakapit yun sa ano eh. Diba, nakapitan ko dyan, tapos na-move sa kabila. Ganun siya. Kahit may gloves ako or may ano, ganun pa rin yan. Ganun siya ka-delikado guys. Tapos ano pa, isa pa yan. Ganito pa yan eh. Alam ba, ultrasonic cleaning to, linisin. Ay paano yung mga solder paste pumasok dito, dito. Sa ano, di wala na, patay na. Patapon ng buhay nito guys. Video card na to. Ay, so sad naman. So, but, by the way, so, we update you later, okay? So, we need to talk with the customer. So, bye for now.